So eto mga idol, agang-aga, habang papunta tayo dun nga sa ating kambingan, nangumpay nga tayo ni Ipil, kita nyo naman, yan o, oh, accidentally nasira itong ating bangkulong. So may nasira po na pagkaka-welding, so hindi masyado maayos yung pagkaka-welding, kaya eto, pinapaayos muna natin. Sakto, may nadaanan po tayo na welding shop mga idol, so yan o, oh, buti na lang. At meron na pong bukas sa gantong kaagang oras. So eto nga, tinatrabaho na para mabilis itong ma-welding. Then, pupunta na agad tayo dun sa ating kambingan. Welcome back again mga idol dito sa BJM Backyard TV. So today's video mga idol, i-check po natin dito nga po sa ating mga alaga kung sino po yung kinakailangan na nating ma-deworm o mapurga. So ngayong araw, samahan nyo ako. Let's go! So eto nga mga idol, so yan o, napakagandang tingnan pag malinis talaga yung ating mga kulungan. Kaya napaka-importante ng paglilinis po araw-araw na itong ating mga kulungan para mapanatili mga idol yung pagiging malinis natin sa ating mga alaga. So pagka yung lagi malinis yung ating kulungan, nakaka less po tayo sa mga sakit, kasi pag lagi malinis, hindi na tayo basta-basta dadapuan ng mga sakit, kasi lagi nga tayo malinis dito nga sa ating mga kulungan. So importante rin mga idol na kada tapos silang kumain, nililinis natin yung mga pakay nila. Tapos yung mga tira-tirang mga damo o kaya yung mga damong natuyo na lagi nating itatapo na. So yan o, higang-higa itong ating mga alaga. So kalmadong-kalmado sila. So maya-maya ng konti, papakainin natin yan mga idol. So inire-ready ko lang yung ating mga kumpay na ipil-ipil. So yan o, kita nyo naman, ang linis tingnan na itong ating kulungan. Gawa lang sa kawayan, simple-simple. Hindi ganong kainit, napaka-presko na itong kulungan natin. Lalong-lalo na nga po mga idol dito sa ating mga alaga. So yan o, ito mga triplets, lagi nandito yan sa pakainan. A few moments later. So isang magandang araw po para sa ating lahat. So eto nga mga idol, ngayong araw, kine-check po natin kung ano yung kinakailangan natin ma-deworm kinabukasan, kasi bukas, nakaset po yung schedule natin para mag-deworm ng ating mga alaga. So kinect natin siguro yung mga mag-iina dito, nasa 1 month old na yung bisiro at nasa 2 months na. I-deworm natin sila bukas ng sabay-sabay mga idol, para next month sabay-sabay din natin sila i-deworm. So yung na-check ko, itong traditional na mag-iina, pupurgahin natin. Tapos yung painted red doon na mag-iina, i-deworm na rin natin, pati nga yung triplets, pati yung nasa baba mga idol, siguro nasa 4 na mag-iina yung ating i-deworm. So madami-dami rin yung mga idol. Tapos itong US Dapple back natin, deworm na rin natin yung bukas mga idol, para next month sabay-sabay po sila at hindi po magkakaiba yung date ng pagde-deworm. So yung iba naman, mga buntis na dito, so hindi naman kinakailangan ng purgahin. Tapos yung iba, yung dalawa natin, yung isa paanakin na, tapos yung isa next month paanakin na din mga idol. So sunod-sunod na, every month meron na tayong magiging mga nganak. So kinakailangan, bantayan lang din natin mabuti, tapos alagang maganda lang yung kinakailangan para maganda po yung ilabas ng ating mga alaga. So yan o. At tapos ko lang magpakain, hindi ko na na-videohan kasi nga wala akong taga-video dito. Tsaka medyo nagmamadali tayo ngayong araw mga idol. So eto na nga mga idol, hindi ko na na-videohan yung pagpapakain natin ng ating mga alaga since wala nga tayong taga-video. So yan o, nakapagpakain na po tayo at nakapaglagay na nga tayo ng mga kumpay natin na ipil-ipil. Tapos maya-maya mga idol, lalagyan ko naman sila ng napier grass. So meron pa tayong napier grass dun sa baba. Hindi ko pa nalalagay mga idol dahil nga medyo marami pa naman nakalagay dito nga sa pakay na nila. So mamaya mga idol, simot na agad yan. So yun yung kagandahan pagka meron kayong sistema na ginagawa sa inyong kambingan na hindi nyo binabago. Kumbaga pang araw-araw, daily routine system na ginagawa nyo dito nga sa inyong kambingan. So napaka-importante kasi na meron tayong mga sistema na ginagawa sa kanila araw-araw para masanay sila, para ma-adapt nila yung system na binibigay natin sa kanila sa pang-araw-araw. At ang kahalagahan naman nun,
Kung halimbawa, ganyan lagi yung amount na binibigay natin, laging inuubos sila yan at hindi sila nagtitira. So, ano yung nangyayari? Mabilis silang tumataba at the same time, nakakaiwas po sila sa sakit dahil nga magagana silang kumain. So, yun o. Kita nyo naman mga idol, hindi natin pinapabayaan yung ating mga alaga. Sa ganun, hindi na rin tayo mapahiya sa mga bibili sa atin ng mga kambing. So, siguro, 2 to 3 months, meron na tayong mga bisiro dito na iwawalay para dalhin sa mga may-ari, sa mga kanya-kanyang mga nakabili sa atin. So yan oh. Kain lang ng kain ng mga yan at halos walang tigil. So eto si US Double Bower Buck, sama na natin to sa ide-deworm natin bukas. Bukas magde-deworm nga tayo kasi kinakailangan natin mapurga yung mga yan dahil halos hindi pa tayo ulit nakakapagpurga. So eto naman, tumagin lang to. De-deworm na rin natin yan mga idol para sabay-sabay na po sila. So kinakailangan kasi meron tayong monthly deworming sa ating mga alaga para ma-maintain yung pagganda ng katawan nila para mas maganda po yung unti-unting paglusog at pagtaba ng ating mga alaga. So etong triplets kasama kanilang nanay, yan kita nyo naman, ang lalaki na, ang lalakas ng kumain. De-deworm na rin natin sila bukas. Sa ganun, sabay-sabay sila. So, kita nyo naman, lalakas niyang kumain, nasa 2 months na yung mga anak niya. So possible, at the end of this April, pwede natin sila iwalay. So nasa 3 months na sila. So papalakihin ko pa sila na mabuti para sa ganun, pag kinuha sila ng may-ari nila, masayahan yung makakakuha. So eto mag-inang to, deworm na rin natin to bukas. Sabay na natin doon sa ating mga pupurgahin para sa ganun, sabay-sabay natin sila na de-deworm. So every month, pupurgahin natin itong mga to. So yung ibang mga buntis, hindi na natin papakalaman yon kasi hayaan na natin sila para makanak sila ng maayos. So hindi na tayong pupurga ng buntis. Eto na lang mga may mga bisirong to. So yan o, kita nyo naman, kahit pa paano, hindi naman may gasino yung mga inihin natin kasi iisa lang naman yung mga anak. Yan, mga panganay nilang anak yan. Siguro sa susunod na pag-anak nila, baka dalawa na yung ilabas ito. So kinakailangan lang talaga natin, madedeworm natin sila every month para sa panahon ng pagwawalay, maganda po yung katawan ng kambing kasi daily siyang na deadworm. A few moments later. So eto mga Lodi, subukan nga natin paliparin itong ating mga jet fighter. So yan o, papa-loplay tayo ngayong araw kasi kinakailangan na nila magbatak sa lipad kasi ang magiging laro nila, etong Inter-Island, magkakaroon ng Inter-Island Summer Race para sa ating mga jet fighter na ibon. So i-entry natin yan, salin natin doon, tingnan natin kung kakayanin nilang tumawid ng mga tawid dagat. So napakaganda ng karera na to. You know, kita nyo naman, tuldok na tuldok etong mga alaga natin. So yun o, kung naaninaw nyo, kung medyo malinaw mata nyo, kitang-kita nyo yan, yun o. Napakatataas mga idol. So hindi na natin makita, tumuldok na. So maya-maya mga idol, bababa at bababa din yung mga yan dahil mapapagod yan. So yan o, walang tigil ng paglipad etong mga ibon natin. So kinakailangan kasi talaga nila mabatak. Tapos minimaintain ko dyan mga Lodi yung ibon, yung mga kalapate. Pagbaba ng mga yun sa bubong, kinakailangan wala nang tambay-tambay kasi sa laban ng karera, ang labanan dyan, pabilisan pumasok, pabilisan mahuli, pabilisan may text yung sticker na nando sa kalapate para maiklak mo, para malaman mo kung pang ilan ka. So kung nanalo ka ba, kung pang second ka ba, pang first ka ba, kung ikaw ba yung champion. So yun yung labanan, pabilisan humuli ng kalapate. Kaya inalpasan ko sila ng gutom. So yun yung strategy ko para mabilis silang pumasok pagbaba nila ng kulungan. Yan o, nasa 20 heads yan mga idol. So eto, napababa na nga natin. So sipulan lang natin. Yan o, pagkasipul lang natin mga idol, ang bilis lang niyang bumababa. Yan o, papasok na yung mga yan kasi gutom na gutom yan. So ganyan yung ginagawa nating routine sa kanila para mabilis silang pumasok para sa araw ng karera, pag uwi nila sa atin, papasok agad sila para mabilis natin sila maiklak, mabilis natin may text yung sticker na sa kanila para manalo tayo sa darating na karera. So sana, kung hindi naman manalo, hindi pala rin, walang problema, magkakambing na lang tayo. So yan o, kita nyo naman, ang dami na rin nila. So sana nga manalo tayo sa darating na karera sa Inter-Island Race. So summer race yun. So sana lang magbigay ng magandang resulta sa atin mga idol. So mga idol, so sa mga gustong bumisita dito nga sa ating lugar, so free po kayo na bumisita nga dito po sa ating kambingan. So location po natin, Barangay Dayap, Nasugbu, Batangas. Mag-message lang kayo sa akin mga idol kung gusto nyo pumunta dito. Sa ganoon makita nyo rin itong US Double Bower Buck natin at pwedeng-pwede po kayo magpa-stud ng mga inahin nyo dyan o kaya yung mga dumalaga nyo. So sulit na sulit mga idol. 8K lang yung stud fee natin dito nga sa ating US Double Bower Buck. So magdala lang kayo dito ng inahin nyo o kaya dumalaga kung gusto nyo po magkalahi nitong ating US Double Bower Buck. So yan o, ang ganda nilang tingnan pag nakain sila na sabay-sabay. So yan o, yung nasa baba, hindi natin na bibidyohan kasi nga medyo mainit pa. Dito muna tayo sa ating
kulungan dito. Tapos mamaya lipat tayo sa kabila, check natin kung kinakailangan din bang i-deworm yung iba doon nating inahin. So dalawa lang naman yung nasa baba, isang mag-ina at isang ang traditional. So yan, no? Kampanting-kampante sila mga idol at ganadong-ganado sa pagkain. A few moments later. Yung lang mga idol para sa araw na to. Like, share, comment, and subscribe. Then hit yun na rin yung notification bell. Lalo na't bago kayo dito sa ating channel. So maraming salamat po sa patuloy nyo panonood at sa patuloy nyo po pagsuporta. So pwede kayo mag-comment ng gusto nyo maging topic natin o yung mga suggestion nyo all about cook farming. So lahat yan babasahin ko at re-replyan ko. So maraming salamat. God bless.